Kumusta po kayo? Medyo humaba na po tong content ko kasi nga po hinimay-himay ko po yung mga bisyo ng pagkatao talaga ni Simon Peter eh. Kasi ang ganda din po kasing namnamin eh. Bear with me po. Doon po sa lahat ng talagang nagtsatsagang nanonood ng content ko, lalo na po about life lesson and mga vision sa Holy Scripture. Thank you so much po. Sigad na po ang bahala sa inyong lahat. To God be the glory po. Amen. Hoping po lahat tayo maging healthy pa rin, laging may faith sa ating Creator at hindi bibitaw. Lagi pa rin tayo magtsatsagang manalangin at magtiwala sa ating Creator. So, ang nangyari na nga po, so parang ang bottom line po nito, parang nagagahul na po sa oras si Simon Peter kasi kailangan niya po talagang mag-produce ng pera. Kasi nga po, yung pong isang assistant ng general, si Gaius ba yun? Kintos, pasapan, ganun po yung pangalan eh. Inaapuhap na po siya na parang minamadali na po siya, kailangan magbabayad ka bago lumubog ang araw, bago matapos ang Sabat, kailangan bayad ka sa amin. Kasi talagang ramdam po ng mga general na parang nang-oon si Simon Peter eh. Kasi nga po, magsusuplong siya, gagawa siya ng kwento, pero pagka nandun na po sa actual na ano, natatakot siya. Hindi niya rin po kayang ilaglag yung mga kabarangay niya, yung mga katropa ng kapatid niya, mga kaibigan niya, mga kapwa fisherman. So, ano po, para pong binigyan siya ng burden ng kanyang ano. Parang kasi kailangan kasi pag mag-i-spy ka, yung parang magiging... Ano kang tawag doon? Yung unang panahon po, tawag doon yung... Parang spy ka nga. Parang pag may nakita kang anomalya, kailangan susumbong mo sa mga Romans para sila laging maniniwala sa'yo. Bibigyan ka din nila ng pabor. Parang ganun po yung kwento ng buhay ni Simon Peter. Kasi ang napanood ko po, pati po sa scripture, si Simon Peter po, ang sagot niya po sa Panginoon nung una, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." Kasi nga po, lahat po ng chosen, lahat po ng pinipili ng ating Panginoong Hesus, talagang nakalubog po sa kasalanan. Kasi ang kasalanan po kasi kahit po yan maliit, kahit nagsisinungaling ka, kasalanan pa rin po yan eh. Parang nanlalamang ka, kasalanan yan. Hindi ibig sabihin yung maliit lang nagsinungaling ka eh, parang maliit lang na kasalanan. Ibig sabihin po, pag ang tao talaga parang nagbibetray siya, nang-aagrabyado siya, kumbaga sa ano, pag paulit-ulit niya pong ginagawa yun, nakalubog na po talaga sa dun sa kasalanan na yun. Eh, ang sisti po, ang mga pinili po talaga ng Panginoon, niredeem niya po, hinila niya po sa pagkakalubog sa kasalanan para wag tuluyang maging masama. Naku guys, ano ba yan? Sundan pa po natin, ang ganda po talaga. Thank you so much po for watching all my contents. To God be the glory po. God bless us all po and always have faith to our Creator.